Nagising si Alana na masakit ang ulo. Nanlalabo din ang paningin niya. Unti-unti siyang bumangon. Napabalikwas siya dahil hindi pamilyar sa kanya ang kanyang hinihigaan, maging ang buong kwarto. Ang huling natatandaan niya, may victory party ang buong team nila pagkatapos ng exhibit niya as a newly proclaimed Byung designer ng bansa. Napakaraming bisita at nagulat siya nang may mga lalaking humarang sa kanya sa labas ng pintuan matapos niyang lumabas ng comfort room. She tried to scream. But one man covered her mouth. Umikot ang paningin niya sa amoy na nalanghap niya and she lost her consciousness. Dahan-dahan siyang bumaba ng kama. Suot pa rin niya ang damit noong nakaraang gabi. Maglalakad sana siya papuntang banyo nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang medyo may edad na babae. Maaliwalas ang mukha nito at nakangiti sa kanya. Biglaan niyang naalala ang mama niya at napangiti din siya. Gising ka na pala, hinihintay ka na ni sir sa baba, handa na ang almusal. Wika nito. Sa punto ng tono ng salita nito, nahinuha niya nga na Bisaya ito. Tumango lamang siya at iminuwestra ang banyo. Pagbaba niya ng hagdan, nakaramdam siya ng gutom nang maamoy niya ang aroma ng brewed coffee. Tumambad sa paningin niya ang mahabang mesa. Nakahain ng fried rice, bacon, fried egg pancakes, and freshly squeezed orange juice. Sa kabiserang bahagi ng mesa ay parenteng nakaupo ang isang lalaki na tansya niya ay nasa 30 na ang edad. Matiim na nakatingin ito sa kanya. Gwapo ito sa tunay na kahulugan ng salitang iyon. Malapad ang mga balikat nito na nababakat sa suot nitong yellow polo shirt. Matangkad din ito sa tingin niya. Sit down, Alana Valencia. It was a deep tone na para bang nagpapataas ng kanyang mga balahibo. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Naguguluhang tanong niya. Umupo ka muna at kumain at sasagutin kita mamaya. Kalmadong sabi nito sa pagitan ng pagmuya. This is kidnapping. Natatandaan ko pa kung paano ako hinarang ng mga lalaking na sa tingin ko ay tauhan mo, Mr. Whoever you are. Napangisi naman ang lalaki at tanong nga nito. May proof ka ba na kinidnap kita? You are very assuming, woman. Nakakalat sa internet ang mga larawan mo dating and kissing different man. Naningkit ang mga mata nito na puno ng pag-aakusa. Hindi mo alam ang buong kwento. Publicity lang yun. Depensa naman ang babae. Ang mga larawan na tinutukoy nito ay fabricated lang. Gawa-gawa lang. Pero wala siyang balak magpaliwanag dito dahil lalo lang kumukulo ang dugo niya. Alam mo ba kung anong tawag nila sa'yo? Flirt and skirt designer of the decade. You are mixing your business with pleasure. No wonder. Pati ang ama ko ay napaikot mo sa mga palad mo. Namumula na ito sa galit. Lumabas din ang tinitimpi nitong saloobin. But wait, sino nga kaya ang tinutukoy nito? He has never been involved sa matandang lalaki. Old man? Hindi. At yung mga lalaking na involve sa kanya, kahit kailan ay wala naman siyang naging boyfriend, isa man sa mga yun. Yes, marami siyang suitors pero hindi niya ine-entertain ng mga ito. Simpleng buhay lang ang kinalakhan niya. Kaling silang probinsya ng kanyang ina. Namasukang labandera ang mama niya sa isang mayamang naninirahan sa Maynila. Pinag-aral siya ng high school ng mga ito. Pero dahil sa may mga anak rin ang amo ng mama niya, hindi na siya nakapag-college pa. Nag-working student siya, pero 17 pa lang siya at walang mapasukan ng trabaho, kaya tumigil lang siya matapos ang isang semester. Kung nasaan man siya ngayon, pinaghirapan niya yun. Walang ideya ang mga tao kung ano ang kailangan niyang suungin bago nga marating ang lahat ng meron siya ngayon. Kaya wala silang karapatan
para i-judge siya. Sadyang, ganoon lang yata talaga ang mga tao. So, hindi ka na makasagot. Bakit? Naaalala mo na ba that you slept with my father? Inakit mo siya para hututan mo ng pera. Mahina lang ang pagkakasabi nito pero parang bomba sa pandinig niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. I don't even know your father, for Pete's sake. Mariing sabi nga ng babae. Ano ba ang nangyayari sa lalaking to? At bakit pinagbibintangan siya ng kung ano-ano? Sa isip nga nito. Guwapo sana ito at mukhang mabango pero napaka-judgmental naman pala nito. His name is Enrico. Don Enrico Villamor, CEO of Villamor Group of Companies. He's one of the richest men in Asia, married, and in his late 60s. Huminto ito saglit at bumuntong hininga. He is my father at ngayon magulo ang relasyon nila ng mama ko. Because of you, lang dahil sa'yo. My mom had a heart attack, nakoma siya, and we don't know kung kailan siya magigising. Tila nandilim nga ang kanyang paningin. And it's all your fault. You will stay here with me. Dito ka lang, para makasigurado ko na hindi ka makakalapit sa ama ko. Nagbunas ito ng bibig at tumindig. By the way, kinuha ko din ang phone mo para hindi mo na yun magagamit. No emails, no social medias. Andyan si Manang Sita para ibigay ang lahat ng kailangan mo. Tumalikod ni ito sa kanya. Pero sabi naman ng nanggagaliting babae, "You can't do that to me. May negosyo akong dapat patakbuhin. May mga kliyente ako na dapat serbisyuhan. Masisira ang business ko dahil sa ginagawa mo." Pero tila ito bingi at tuloy-tuloy na lumabas ng bahay. "Wala akong relasyon sa papa mo." Pahabol nga na sabi pa ng babae pero naglaho na nga ang lalaki. Lumapit na nga sa kanya si Manang Sita. "Ay, kumain ka na, Day. Babalik din si Sir mamaya. Kung may hindi pagkakaunawaan, kausapin mo na lang siya ulit." Nag-aalala lang talaga kasi siya sa kanyang mama. Eh lahat ay gagawin ni Sir Sander para sa kanyang mga magulang. "Pero Manang, hindi ko po talaga anumang sinasabi niya. Wala akong relasyon sa ama niya. Nakilala ko po siya minsan pero halos magdadalawang taon na nga po yun eh. Kaibigan po siya ng boss ko. Kaya nga po hindi ko alam kung saan nang galing ang idea na karelasyon ko daw ang ama niya. Hinding-hindi ko po magagawa yun." Tila nahahapong napahawak sa kanyang sentido. Naiiyak na siya, lalo't naaalala niya ang business na niiwan niya. Tiyak niyang nag-aalala na nga rin ang mama niya. Nasa probinsya ito at laging nag-aabang ng tawag niya araw-araw. Nalaglag ang luha niya. Wala naman siyang ginagawang masama. Bakit niya nararanasan ng ganito? Dahil sa isipin, napahagulgol na nga lamang siya at tuluyang lumakap kay Manang Sita. Tahimik na pinagmamasdan ni Sander si Alana at Manang Sita. Nakita niyang inalo ng matanda ang dalaga. Hinahaplos nito ang likod ni Alana. May sinasabi ito at tumatango naman ang dalaga. Napabuntong hininga na nga lamang si Sander. Tumingin siya sa karagatan. Ang mansyon niya ay nakatayo sa elevated na lugar malapit ito sa dagat at tanaw niya ang malawak na karagatan. Hindi niya mapapatawad ang babaeng iyon sa sinapit ng kanyang mama. Mahal na mahal niya ang mga magulang. 12 taong gulang na siya nang ampunin ng mag-asawang Villamor mula sa bahay ampunan. Maaga siyang naulila sa mga tunay niyang magulang. Namatay sa aksidente ang kanyang ama noong 6 taong gulang pa lamang siya nang abutin ng bagyo sa dagat. Ang nanay naman niya ay nagkaroon ng leukemia at dahil wala silang pampagamot, pumanaw ito noong 10 taong gulang pa lamang siya. Napunta siya sa mga kamag-anak ng nanay niya pero hindi naman maganda ang trato sa kanya. Naglayas siya hanggang mapunta sa bahay ampunan.
Napakabait ng mga kinikilala niyong magulang. Itinuring siya nitong higit pa sa tunay na anak. Inaruga. Muli niyang tinignan si Alana. Sumisinghot ito. She blew her nose at nagpunas ng mata. "You find her cute," sa gestures na yun. Maya-maya ay umiti nga ang lalaki kay Manang Sita at itinuloy na ang pagkain. Nagring ang cellphone niya. It was his dad calling him. Baka sa boses ito ang pagod. Sabi nga niya na ang mama nito ay nasa koma pa rin. Bilang anak nito at presidente ng kumpanya, nakaatang sa kanyang mga responsibilidad na hindi maharap ng papa niya sa ngayon. Bukas ay luluwas siya ng Maynila para ayusin ang ilang mga bagay-bagay sa opisina. Magpapasundo na lang siya gamit ang private plane ng VGC. Matapos ang tawag, kinuha niya ang cellphone ni Alana sa bulsa niya. Out of curiosity, binuksan niya ito. Walang password kaya unang tumambad sa kanya ang maraming messages and missed calls. Marami ring mga emails galing sa kung sino-sinong mga tao. He opened the phone's gallery and scrolled down the pictures. Hindi ganoon karami ang laman ng gallery nito. Tayo mga pictures lamang ng dalaga sa iba't ibang lugar. Mga pasyalan at mga kainan. Marami rin itong pictures kasamang isang may edad na babae pero bakas pa rin ang ganda nito. Kamukha nito si Alana at hula niya ay ito nga ang ina ng dalaga. She was really an epitome of beauty. Ang kakaibang ganda nito ay nakakahalina. Ang ngiti ay nakakahawa. Bahagya siyang nagulat nang magring ang cellphone nito. May nakasulat na Mama sa screen. Bagamat naiinis siya sa dalaga, lumapit siya at inabot ang cellphone nito. Nagulat pa ito at tinignan ang screen ng cellphone. Mabilis na kinuha ni Alana ang cellphone sa kamay ng lalaki at lumayo ng bahagya. Lihim siyang nakikinig dito. For sure, magsusumbong ito sa ina. "Hello, Ma? Okay lang naman po ako. Medyo nakatulog ako ng matagal kaya ngayon lang po ako nagising. Tatawagan ko po ulit kayo mamaya, ha? Nasa bahay po ako ng isang kaibigan." "Hindi naman po. Mababait sila. Baka po hindi ako makadalaw dyan this week. Pero pipilitin ko po. I love you, Ma." Mahinahon, sabi nga nito. Pinatay ni Alana ang cellphone nito. Kip-kip nito yon. Dahan-dahang iniabot sa lalaki. Baka sa mata nito ang lungkot at pinaghalong takot at pag-aalala. Kinuha pa rin niya. Kahit medyo nakokonsensya na nga si Sander. Tinalikuran niya ito at dumiretso sa study room. Pabalibag niyang isinarang pinto. Pinuksan niya ang laptop. Tinawagan sa Skype ang kaibigan si Lance. He is in the US right now. Business partner niya ito at matalik din na kaibigan. "Hey bro, what's up? It's a surprise call. I know how busy you are." Tumatawa si Lance habang kausap siya. "Nasa Guimaras ako ngayon. I need to go back to Manila as early as tomorrow." Sagot niya. "Wow! Don't tell me na itinuloy mo ang pagdadala kay Alana Valencia sa bahay mo. That's foul, dude. You don't have any proof na mistress siya ng papa mo. Aside sa mga pictures niya na nakita mo sa mga gamit ni Tito Rick and a bank account na nakapangalan kay Alana." Paliwanag ni Lance. "At sino ba si Alana Valencia para bigyan ng pera ni Papa? At bakit may mga pictures siya ni Alana? Pati na rin yung mga pictures ng bawat achievements nito. But you really don't found any pictures na magkasama sila, right? Kahit simpleng dinner date, wala nga. Di ba nag-hire ka pa nga ng personal investigator para subaybayan ng papa mo? Pero wala siyang naipakitang proof." Napailing na nga lamang ang lalaki at sabi nga nito, "Basta, I need to find out the truth. She's a home-wrecking bitch and I'll punish her." Tinapos na nga ni Sander ang tawag at nagsimulang magtrabaho. Dahil naiinip si Alana, lumabas siya ng bahay at nag-ikot-ikot na nga muna sa paligid. Kung ibang pagkakataon lamang sitwasyon niya ngayon, talagang ma-appreciate niya ang lugar. Maganda ang kinditirikan ng mansyon. Tahimik at payapa ang paligid. Alam niyang malayo sa Kamaynilaan ang nayon. Dumako siya sa garden at nakita niya ang mga bulaklak. Maganda sana yun pero parang kulang sa alaga. Napangiti siya. Kesa buruhin nga niya ang kanyang sarili sa lugar,
at sa pag-iisip kung paano makakatakas, mabuti pang mag-asikaso na lamang siya ng mga halaman. Besides, pastime niya rin ito, ang pagiging plantita. May ilang oras na nga siyang nagbubungkal at nagtitrim nang halaman nang biglang dumating si Manang Sita. "Anong ginagawa mo? Mainit na dito. Nakung bata ka, madumi yan." Halos naghihisterya nga na sabi ni Manang Sita, pero mukhang concerned lang namang ito. "Manang, okay lang po ako. Wala kasing magawa dito eh. Wala naman akong cellphone. Naisip ko na ayusin na lang tong garden. Tsaka kawawa naman tong mga halaman oh." Nakangiti niyang paliwanag. "O siya, sige. Magpapahanda ako ng merienda kay Adela." Tukoy nito sa isa pang kasambahay. "Okay na po kahit wala, Manang, pero sige na nga po. Sandwich lang po, Manang. Yung egg sandwich po ha, hard-boiled egg at mayonnaise po. Request pa nga ni Alana sa matanda." Tumawa na nga lamang ito at tumango. Naaalala niya ang mama niya. At dahil kay Manang Sita, nababawasan kahit papano ang lungkot niya. Itinuloy niya ang ginagawa. Maya-maya ay tumulong na nga rin si Manang Sita sa ginagawa niya. Tawa siya ng tawa dahil may pagkakomedyante si Adela. Basa na siya ng pawis pero gumaan ang pakiramdam niya. Naulinigan ni Sander ang mga tawanan at ingay sa labas. Sumilip siya sa bintana ng study room. Nagkakatuwaan sina Alana, Manang Sita at Adela sa may hardin. Kitang-kita niyang nangingintab na sa pawis ang dalaga at marumi din ang mga kamay nito. Wala itong suot na guwantes o kahit anong proteksyon laban sa mainit na araw. Tawa ito ng tawa dahil sa mga ikinukwento ni Adela. Muli niyang tinignan ang cellphone ng dalaga. May nag-pop up na message. "Where are you, babe? Call me back." Isang nagngangalang Lindon ang naka-phonebook. Marami din itong mga missed calls. Umugting ang mga panga niya. Tila yata maraming napapaigot ang babaeng yun. Sa isip-isip nga ni Sander. Bumaba siya at nagtungo sa hatin. Biglang tumahimik ang tatlo nang makitang paparating siya. Ibinigay niya ang cellphone kay Alana. Hindi siya nagsalita pero umupo siya sa stool malapit sa dalaga. Halata ang pagkailang nito sa presensya niya. Nagbubunyi siya dahil nakikita niyang nasusukol niya ang dalaga. Pawisan nito at may mga lupa sa may bantang noo at pisngi. Sasabihin nga sana niyang pahiri ng lupa sa mukha nito pero abala ito sa pagkalikot ng cellphone nito at pagbabasa ng mga messages. Nang tumingin nito sa kanya, nagtama ang mga mata nila. Napaawang nga ang kanyang labi at napakagat siya dito. Parang may sasabihin pero tumungo lang ito. "May dumi ka sa mukha mo, Miss Valencia." Mahinang sabi nga lamang ni Sander. Pero sapat na ito para marinig ng dalaga. Nagpahid ito ng noo at mukhang gamit ang likod ng palad. Pero may mga natira pang lupa. Bumuntong hininga siya at kaagad na pinahid ang natirang dumi sa makinis niyang pisngi. Medyo umurong pa ito, tanda na naiilang nga siya. "Kung makaurong ka naman, parang hindi ka nahahawakan ng mga kalalakihan ah." Sabi nga ni Sander, sarcastically. Tinabig nito ang kamay niya at tumayo. Halata sa mukha nito na hindi nito gusto ang narinig. "Ewan ko kung bakit ganyan ang tingin mo sa akin, mister. Sana naman sa sunod, Mr. Villamor, kilalanin mo nang mabuti ang isang tao bago mo hatulan at pagdudaan ng kung ano-ano. Napaka-judgmental mo, alam mo ba yun?" Nagmamarcha itong pumasok sa loob ng bahay. Iniwan nito ang cellphone sa table at gigil na sinamaan ng tingin si Sander. "Bakit di pa bumababa si Miss Valencia? Tawagin mo nga ulit, Adela." Mando ni Sander sa katulong. Kanina pa siya naghihintay sa hapag, pero hindi pa rin ito bumababa. May balak yatang mag-hunger strike. "Eh sir, ayaw nga pong bumaba eh, busog pa daw siya." Paliwanag ng maid niya. "Kailan ba siya huling kumain? Wala rin siya kaninang lunch. Dinner na ngayon, she's supposed to eat." "Oo nga, at kinidnap niya ito at itinago sa isla pero wala naman siyang balak na patayin ito sa gutom."
Maaga pa naman siyang aalis bukas pa Maynila. Hinilot niya ang sentido. Pinapasakit talaga ng babaeng yun ang ulo niya. Tahimik na nakahiga si Alana. Gutom na siya. Pero ayaw niyang makasabay ang unggoy na yun. Saksakan ng yabang at arugante. Laging may pasarin. Labay tong puso. Pwedeng-pwede siyang magsumbong sa mama niya. O kahit mga pulis na kakilala niya pero ayaw niyang magkaroon ng iskandalo. Gusto sana niyang amuin na lamang ito para payagan siyang makauwi. Baka idemanda na siya ng mga kliyente niya. Isa pa, naiisip niya ang kanyang mama. Schedule ng pagbisita niya dito every 2 weeks. Ramdam niyang nag-aalala na ito sa kanya. Walang ano-ano'y bumukas ang pinto. Alam niyang si Sander yun base sa yabag nito. Nakatalikod siya sa pintuan. Kaya nga, hindi niya kita ang inis sa mukha nito. So, balak mong patayin ang sarili mo sa gutom? Nanggigigil na sabi pa nga ni Sander. E di maganda, patay na ang mistress ng papa mo. Diba dapat maging masaya ka pa? Total yun naman ang pinaniniwalaan mo. Sarkastikong sagot niya. At saka, hindi ka man lang marunong kumatok, basta-basta ka nalang pumapasok sa kwarto ng may kwarto. Oo nga't pag-aari mo to, pero konting respeto naman. Talak niya dito. Naiinis talaga siya. Kumain ka na. Bababa ka ba ng kusa? Sa komedor? O bubuhatin pa kita? Do you really want na gumamit pa ako ng pwersa para kumain ka lang? May pagbabanta sa tono nito. Bumalikwas siya ng bangon. Can we settle this once and for all? Ano pong gusto mo? Kahit ikulong mo ako at itago dito, hindi guaranteed nagigising ang mama mo. So please lang, pauwiin mo na lang ako. Nalaglag na ang mga luha niya sa pinaghalong inis at sama ng loob. She doesn't deserve this. Magigising pa ang mama ko, and I promised to her na aalisin kita sa landas ng pamilya ko. Hindi ang gaya mo lang ang sisira sa relasyon ng magulang ko. Matalimang matangturan ni Sander sa kanya. Akala ko ba matalino ka? Bakit hindi mo tanungin ang papa mo? Kumpirmahin mo sa kanya? Dahil nagsasabi ako ng totoo. Isang beses ko lang na-meet si Don Enrico Villamor. At hindi ko na nga siya halos matandaan eh. Pero ikaw, bakit pilit mong ginikiit na may relasyon kaming dalawa kahit wala naman talaga? Pasigaw na sabi na nga ng babae. Don't you dare raise your voice. Baka malimutan kung babae ka. Banta naman ni Sander sa kanya. Pero, lumapit ang babae sa kanya at nilapit nga ang mukha nito sa lalaki. At bulong nga niya. So, anong gagawin mo ha, Mr. Alexander Villamor? You abducted me. Wala akong lakas na labanan ka. Pero, pag may pagkakataon ako tatakas ako dito. Mangyayari yun kung lalanguyin mo ang karagatan na yan. Nilapit din ni Sander ang kanyang mukha bago sumagot. Na parang nagbabanta pa nga at humalakip-kip ito. I'd rather die kaysa makasama ka pa ng ilang araw sa bahay nito. Malamig na tugon naman ang babae. So balak mong tumakas. Pero ngayon pa lang, parurusahan na kita. Bago pa siya nakahuma, nakabig na siya nito at siniil ng matamis na halik. Mapagparusa ang halik nito. Ang mainit na labi nito ay pumupuhay sa kamalayan niya. It's not her first time na mahalikan, but this man's kiss was different. Biglang bumagal ang galaw ng labi nito. Nagiging masuyo. She responded in his kisses without any hesitation. Pero biglang nag-ring ang cellphone sa bulsa nito. At base sa ringtone nito, alam niyang telepono niyang tumutunog. Tumigil ito sa paghalik sa kanya. Bumuntong hininga ito. Bago kinuha ang cellphone sa bulsa ng pantalon nito at iniabot sa kanya. Walang sabi-sabi itong lumabas ng kwarto. Yes, Lyndon. Anong balita? Alana's voice kept on ringing on his ear. Lalo na't narinig niya kung sino ang tumawag. That Lyndon. Itong lalaki maraming messages at panay-panay ang tawag sa phone ng dalaga. Dumiretso na nga lamang siya sa bar at inisang lagok ang vodka na isinalin niya sa baso. Inalala niya kung paano siya nagplano na bihagin si Alana Valencia.
It was the same night na nakomatose ang mama niya. The same night na nakita niya ang mga pictures ni Alana na itinatago ng papa niya. Ang mga bank accounts, pati ang kotse na binili ng ama para sa dalaga. Ganun ba talaga ka-obsessed ang ama nito sa dalaga? No wonder, Alana is using her innocent eyes para makabihag ng mabibiktima nito. Napatinga rin siya. Parang nakukuha ng inosente nitong mga mata. Pero iniisip nga ng lalaki, she is a gold digger na nagtatago sa anyo ng isang anghel. Sa halos isang buwan na pagsubaybay niya rito, nakita niya ang mga aktibidades nito, maging ang bawat lugar na pinupuntahan nito. His heart was telling him na mali ang mga hinala niya. Pero ang utak niya mismo ang nagsasabing masamang babae si Alana, that she is a homewrecker. Pumikit siya ng mariin, ngunit ang mukha ng dalaga ang nakikita niya. Ang magaganda nitong mga mata, mapupulang labi. Napamura na nga lamang siya. Hinagis ni Sander ang baso sa dingding. Lumikha ito ng ingay dahil sa basong nabasag. Am I one of them? Tanong niya sa sarili. Ibig sabihin, kasama ba siya sa mga lalaking na bihag at napaibig nito? Dalawa na ba sila ng kanyang papa na nahuhumaling dito? Impossible. My goal is to break her. Not the other way around, sabi ni Sander sa sarili. Umakyat siya sa second floor at pumasok sa library. Nakita niya sa mga magazine doon na naka-feature ang dalaga, pati ang mga designs nito. Pinuksan niya ang computer doon at nag-research sa Google. Gusto niyang malaman pa ang mga bagay-bagay tungkol dito, maliban sa kung saan ito nag-aral at kung sino ang ina nito. Wala na siyang malaman pang personal na impormasyon tungkol dito. Ang mga nalink naman dito na mga modelo, artista at politiko ay halos salat din sa impormasyon. May isang heredero pa nga na tinagurian itong heartbreaker dahil mailap daw ito. Pagigil na pinatay niya ang computer, muli niyang inalala ang isang pangyayari noong palihim niyang sinusundan ng dalaga na may isang buwan na ang nakakaraan. Ilang oras na siyang nag-aabang sa labas ng bahay ng dalaga. Hindi ito kalakihan pero maganda ang disenyo. Halatang nagbayad ito ng mahal sa designer ng bahay, maging sa landscaper ng bahay. Maya-maya ay lumabas nga ito. Hindi nito dinala ang kotse. Ang katunayan, sumakay ito sa tricycle na nagbabiyahe sa loob ng subdivision. Ibinabanga ito ng tricycle driver sa kalapit na supermarket. Palihim pa rin niya itong sinundan hanggang sa makapasok ito sa loob na hulaan niyang nag-grocery ito. Mabilis lang itong mamili. Parang sanay na sanay na ito sa ginagawa. Nakamaong pants lang ito at puting blouse. Napakasimple sa ayos nito. Napansin niya rin ang ilang kalalakihan na napapatingin at napapalingon sa dalaga. Paglabas ng dalaga, may lumapit ditong isang pulubi na may kargang maliit na bata. Sa halip na mandiri o ipagtabuyan ito, nakita niyang inabutan nito ng 2,000 piso ang pulubi at iniabot dito ang isa sa mga plastic bag na pinamili nito. Hindi na niya sinundan ang dalaga. Nang makita niyang muli itong sumakay sa tricycle, pauwi sa tirahan nito. Ang mga nasaksihan niya ay patunay na hindi ito masamang tao. Ngunit pilit niyang isinisiksik sa utak niya na masama ito at maninira ng pamilya. Kaya sinimulan nga niyang planuhin kung paano ito ilalayo sa buhay nito sa Maynila. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, pinasundan niya ito at ipinadukot sa ilang tauhan niya. Matapos niyang alalahanin ang nakaraan, minsan pa niyang nilagok ang alak na nasa baso. Nagring ang cellphone niya at nakita niyang tumatawag si Rachel. Isa itong socialite na habol ng habol sa kanya. Liberated ito, hantarang ipinapakita ang pagkagusto nito sa kanya. Ayaw niya sa commitment pero pinangangalandakan nito sa mga tao na ito ang girlfriend niya. Hindi na lamang niya ito pinabulaanan dahil hindi rin ito magpapatalo.
Hindi na nga niya alam kung paano aalisin sa buhay niyang babaeng to. Yes, Rachel. What do you want? Sagot niya na halatang bored ang tono. Have a dinner with me tonight, please? Demanding na sabi ng maarteng babae. I can't. Nasa probinsya ako. Bukas pa ang balik ko ng Manila. Sabi nga ni Sander. Alright, see you tomorrow then. Excited na sabi ng babae bago pinatay ang tawag. Nakita niyang pababa si Adela. Dala ang tray ng pagkain. Hula niya ay nanggaling ito sa kwarto ni Alana. Chinek niya ang tray at nakita niyang wala yung laman. Buti naman at kumain ng bisita natin. Sabi nga nito. Anong ginagawa niya ngayon? Dagdag ng tanong pa nga ni Sander. Nasa tabing dagat po, sir. Nagpapahangin lang daw. Nakayukong sabi ng maid. Tumango lamang siya at nilampasan ito. Tinahak niya ang daan palabas, papuntang tabing dagat. Nakaupo nga ito doon at nakatingin sa malayo. Naaaninag niya ang magandang mukha nito sa ilalim ng buwan. Full moon kasi kaya maliwanag ang paligid. Bahagyang tinatangay ng panggabing hangin ang mahaba nitong buhok. Mababa na agnya ang lungkot sa mukha nito. Tumikim siya nang makalapit dito. Hindi ito lumingon sa kanya. Umupo siya sa tabi nito pero hindi siya nagsalita. Ayaw niyang magkaroon na naman sila ng bangayan ngayong gabi. Tumunog ang cellphone ng dalaga. Hawak pa rin ito ng dalaga dahil hindi nakuha ng lalaki nang tumawag si Lyndon. Sa pag-aakalang si Lyndon ulit ang tumatawag, parang nais niyang kunin ulit ang cellphone ng dalaga. Hello po, mama. Pasensya na po ha kung di po ako madalas makatawag. Sagot ang dalaga sa cellphone nito. Bahagya itong pumiyok. Tanda na naiiyak nga ito. Ah, baka hindi rin po kasi ako makauwi sa isang araw. Pero promise po, babawi ako sa susunod. Alon ang dalaga sa ina na nasa kabilang linya. Parang bigla siyang nakonsensya sa ginawa niya. Dahil naapektuhan tuloy ang relasyon ng mag-ina. Sa totoo lang, nakakaramdam siya ng awa sa dalaga. Maya-maya pa ay pinatay na nga nito ang tawag. Inilagay nito ang cellphone malapit sa tabi niya at tahimik itong tumayo. Hindi siya nakatiis kaya tinawag niya ito. Miss Valencia, tura niya. Hindi ito umimik ni lumingon. Dire-diretso lang ito sa paglalakad. Alana, banggit niya sa pangalan nito. Tumigil ito sa paglalakad pero hindi man lamang ito lumingon. I will be leaving tomorrow, pero babalik din ako next day. Tumigil siya sa pagsasalita at tinansya ang reaksyon nito. Wala pa rin itong imik. So that on Friday, mabibisita mo ang nanay mo. I'll come with you. Sabi niya sa dalaga. Bigla tuloy na palingon si Alana. Nanlalaki nga ang kanyang mga mata. Maya-maya sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Wala siyang nagawa, kundi ang mapangiti na nga rin. Maya't maya ang tingin ni Alana sa driveway. Inaabangan niya ang pagdating ni Sander. Bagamat duda siya, nauuwi talaga ito para samahan siyang bisitahin ang kanyang mama. Umaasa naman ang puso niya na makauwi ito. Miss na kasi niya ang mama niya. Nakatulog siya sa paghihintay. Habang nakapikit, nagising ang diwa niya at hindi siya mapalagay pero yung pakaramdam na parang may nakatingin sa kanya ay ramdam na ramdam niya. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at presto, nakatingin si Sander sa kanya o nakatitig. Great, you're awake. I was about to wake you up kasi paalis na tayo. Sabi ni Sander, walang ekspresyon sa mukha nito sabay talikod sa kanya. Nagmamadali naman siyang naligo at nagbihis. Gulat na gulat ang kanyang mama nang makita siya. Nag-text nga siya dito. Nauuwi siya. Sa palagay niya, ang labis nitong ikinagulat ay dahil may kasama siyang lalaki. Wala pa kasi siyang isinasama sa probinsya nila. Kahit ng mga masusugid nga niyang manliligaw, ay hindi niya pinapayagang ihatid man lang siya. Ito lang kasi ang panahon niya para makasama ang mama niya. Alana, mabuti at nakauwi ka na anak. Akala ko hindi ka nabibisita. Parang nagtatampong sabi ng kanyang ina. Kaya nga po bumisita ako eh. Niyakap naman niya ito. Kasama ko nga po pala si Sander.
Pakilala niya sa binata. Nagtatanong kasi ang mata ng kanyang ina at alam niya ang ibig sabihin nun. Nginitian ng binata ang mama niya. Iyon ang pangalawang beses niyang nakita na ngumiti ito. Suplado kasi ito. Lalo tuloy itong naging gwapo sa paningin niya. Good afternoon po, tita. Magiliw na bati ni Sanders sa ina niya. Pasok kayo sa loob ng bahay para makapananghalian na tayo. Anyaya ng mama niya. Nagpatiuna na nga siyang pumasok sa loob ng bahay. Nang tumingin siya kay Sander, nagtama ang kanilang mga mata. Para bang hindi siya naging komportable at siya ang naunang nagbawi ng tingin. Masaya ang pananghalian nila. Napakaraming kwento ng mama niya kay Sander maging ang binata man ay nagkwento rin sa kanyang ina. Hindi ito nahiyang sabihin na ampon lamang ito. Ikinuwento din ni Sander na kasalukuyang comatose nga ang ina nito. Alam mo ba? Ngayon lang nagsama ng boyfriend dito yung si Alana. Kwento nga ng mama niya kay Sander. Kumunot ang noon ang binata at tumingin sa kanya. Nagkunwari naman siyang abala sa pagkain. Pero marami pong nababalitang naging boyfriend ang anak niyo, di ba? Tanong nga ni Sander. Nako, may usapan kami ng batang yan. Ang sabi ko sa kanya, ang ipakilala lamang na boyfriend sa akin ay yung dadalhin niya rito. Kasi kapag ginawa niya yun, ibig sabihin, mahal niya ang lalaking yun. Mahabang litanya ng kanyang ina. Nasa mid-tuloy siya. Sigurado siyang namumula na ang buong mukha niya. Ang mama niya talaga, hindi mapigil ng tila. Ano na lang ba ang iisipin ni Sander tungkol sa kanya? Samantalang ang lalaki nga, nagduda sa kanya na mistress siya ng ama nito. Ma, hindi ko po boyfriend si Sander. Sinamahan niya lang po ako dito. Nahihiyang paliwanag ng babae sa ina. Ano ka ba naman, Alana? Hindi ba't doon na rin ang punta nun? Nakakatawang saad ng mama niya. Lalo tuloy nag-init ang pisngi niya. Baka isipin ni Sander na talagang gold digger siya. Aminin niya na attracted siya dito pero hindi maalis sa isip niya ang tingin nito sa kanya. Para dito, ang tulad niya ay marumi at cheap na babae. Homewrecker pa nga ang tawag nito sa kanya. O siya, hindi na kung hindi. Nanghihinayang naman ako dahil bagay na bagay kayong dalawa. Pahabol nga ng mama niya. Alam mo kasi, Sander, lumaki si Alana na walang ama. Nakilala ko ang ama niya noong minsan na dumayo ito sa lugar namin. Pero taga Maynila ito at ang alam ko ay mayaman ang pamilyang pinagmulan nito. Buntis na ako kay Alana noong umalis siya para asikasuhin ang business ng pamilya nito. Pero hindi na niya kami binalikan. Malungkot na pahayag ng kanyang ina. Kaya ang gusto ko para sa anak ko ay makatagpo ng taong magmamahal sa kanya at hindi siya sasaktan. Tumingin ang mama niya sa kanya. Nagbabanta na ang luha nga sa mga mata nito. Naku ma, huwag kayong umiyak. Baka sabihin ni Sander, pamilya tayo ng artista. Natawang sabi niya. Tumawa naman ang kanyang ina, pati na rin ang binata. Matapos ang apunan, nagboluntaryo na nga siyang maghugas ng pinggan. Umakyat ang kanyang ina. Sa second floor kasama ang kanilang kasambahay para ihanda ang tutulugan ni Sander. Ilang na ilang si Alana dahil nakaupo si Sander sa may lamesa malapit sa lababo. Hindi man niya ito nakikita, alam niyang nakatitig ito sa likuran niya at nakamasid sa lahat ng ginagawa niya. Nagbabanlaw na nga siya ng mga plato nang tumayo si Sander at tinulungan siyang maghugas. In fairness sa binata ha, marunong itong maghugas ng mga pinggan. Sino ba ang mag-aakala na ang presidente ng VGC ay cowboy at marunong sa gawaing bahay? Ako na dito, pagod ka sa pagdadrive, sabi ni Alana sa binata. Umiti lang naman ito at itinuloy ang ginagawa. Nakakarami na yata ito ng ngiti ngayong araw. At kahit sa simpleng ngiti pa lang nito, naapektuhan naman siya. Yes, napakarami na niyang na-encounter sa mga lalaki, especially sa mundo niya as a designer. But this guy is different. Suplado ito at arrogante noong una niya itong makita.
Pero sa maiksing panahon na kilala niya ito, hindi naman pala ito ganoon. It just happened na nasa critical na kalagayan ang ina nito. Kapag bumalik na sila ng Manila, she will find out kung saan ang galing ang idea na mistress siya ni Don Enrico. For now, ayaw muna niya na i-spoil ang moment na nagbibigay ng saya sa kanya. Matapos nilang hugasan ang mga pinggan, nagtimpla siya ng kape at pumunta sila sa may veranda. Marami silang napagkwentuhan. Sobrang gaan ang pakiramdam niya ng mga oras na yon. Tila ibang sander ang kaharap niya. Past 11:30 PM na nang maghiwalay sila at pumasok sa kani-kanilang mga silid. Nagising si Sander ng mandang alas 7 ng umaga. For the first time, parang isa yon sa pinakamahimbing na tulog niya. Nang bumaba siya, walang tao sa kusina. Pero may narinig nga siyang ingay sa may bandang likod bahay. At doon nga ay naabutan niya si Alana na naggigisa ng kamatis sa pugon na may uling. Nakaduster ito at basta na lang nakaklip ang buhok. But it doesn't make her less beautiful. May uling din ito sa may bandang loo. Ang isang kamay nito ay naghahalo habang ang kabila ay pinapaypayan ng ilalim. Medyo nagulat pa nga ito sa nakita niya. Gising ka na pala. Wala na sina mama. Namalengke sila. Bumili na rin ng gas. Naubusan kasi ng nasa loob. Mabilis itong kumilos. Matapos itong maggisa ng kamatis, nagprito na nga ito ng talong at tinapa. Aliw na aliw nga si Sander na pinagmasta nito. Kain na tayo. Baka maya-maya pa sina mama. Lalamig kasi ang pagkain. Anyaya nga nito kay Sander. Tinulungan nga siya itong dalhin sa loob ang mga niluto nito. Kumakain ka ba ng pritong talong at tinapa? Tanong ni Alana. Kababa ka sa nang pag-aalala sa mukha nito. Wala kasing stock sa ref, pasensya na ha. Ngayong araw kasi namamalengke si mama. At ito lang ang nakita ko sa kusina. Sabi nga ni Alana habang nagtitimpla ng kape nila. It's fine. Kumakain ako ng tinapa at talong. Honestly, I miss this kind of food. Nakangiti nga ang sabi ni Sander sa dalaga. Pilit niyang kinakapang dibdib kung may natitira pa ba siyang duda kay Alana. Ang katotohanan, nakokonsensya na nga siya. Dahil kinidnap nga niya ito, kahit siya mismo ay nakukumbinsi na nga na hindi ito mistress ng papa niya. Simple lang ito at walang kaarte-arte. Malayong malayo sa mga nababasa niyang write-ups tungkol dito. Habang kumakain dumating ang ina ng dalaga. Naku mga anak, bukas na kayo lumuwas. May parating na bagyo. Kita mo nga? At nagsisimula ng humangin sa labas. Delikadong bumiyahe dahil bumabaha ang ilog. Sabi ng ginang habang ibinababa ang mga pinamili nito. Bala ko pa naman sanang ipasyal si Sander ma. Doon po sa may talon para makita niya, para makarelax din naman siya. Wika nga ni Alana. We can take a short glimpse sa falls na sinasabi mo Alana. Sabi naman ito. After that, uuwi din tayo agad para hindi mag-alala sila Tita Ellen. Sabi na lamang niya. Okay lang po ba ma? Babalik din kami agad. Paalam nga ni Alana sa ina. O siya sige, tumataas ang tubig kaya bilisan niyo lang. Palita ko ay hapon tatama ang bagyo dito sa atin. Pumayag naman ang ginang, siguro ay gusto ding pagbigyan ng anak. Nagmamadali silang tumayo ni Alana matapos maghugas ng kamay. Nagdala sila ng sandwich at bottled juice. Nang marating nila ang talon, the view was overwhelming. Maganda at mataas. Pero tingin niya ay kulang pa sa development ang lugar. Pero kung bibigyang pansin ito, mataas ang tsansa na maging tourist spot ito. Agad na lumukso nga si Alana sa tubig. Medyo malakas na ang hangin at may kasamang ulan. Lumalangoy ito at nagpapabalik-balik nga sa tubig. Nag-enjoy naman siyang pagmasta ng talaga. Sanay na sanay itong lumangoy. Puro kang ngiti dyan, Sander. Come on, ang sarap maligo. Maligamgam lang ang tubig sa banda rito. Mas malamig kapag andyan ka lang. Anyaya nga sa kanya ni Alana. Sure, sabi nga niya sabay dive sa tubig. Tumili si Alana nang hawakan niya ito sa bewang. Hinawi niya ang buhok na tumabing sa maganda nitong mukha. Tinitigan niya ito nang matagal. Surely,
He will cherish this moment kapag bumalik na nga siya sa Manila. Sa isiping iyon ay hindi na nga siya nag-atubiling tumungo at halikan ang mga labi ni Alana. Nanlalaki naman ang mga mata ni Alana. Nagulat siya sa inakto ni Sander. Bagaman na sorpresa siya. She closed her eyes at ninamnam ang sensasyong bumabalot sa kanya. Hinayaan niyang lunurin ang halik nito ang mga inhibisyon niya. Alam mo ba na matagal ko na itong gustong gawin? Since the day I saw you, I longed to kiss you this way. Napapaos na bulong ni Sander sa pagitan ng paghalik sa kanya. Maya-maya ay lumakas ang ulan. Naitulak niya si Sander at mabilis na lumangoy papunta sa gilid ng talon. Let's go? Anyaya niya sa binata na nanatiling nakatingin lang sa kanya. Tila wala sa sariling umaho nito. Wala silang imikan habang papalabas ng kakahuyan. Hiyang-hiya siya sa kanyang sarili. Kung hindi siya nahimasmasan baka kung saan na nakarating ang ginawang paghalik ni Sander sa kanya. Tinitignan niya ito sa gilid ng kanyang mga mata. As usual, seryoso na naman ang aura nitong nagmamaneho. Tila malalim ang iniisip. Ipinas siya na nga lamang niyang ibaling ang tingin sa may labas ng bintana. Nag-aabang nga ang kanyang mama sa may bintana ng bahay. Agad nitong binuksan ang pinto ng bahay nang makarating sila. Iginiya sila sa kusina at agad silang ipinagtimpla ng kape nito. Mabuti na lang at mabilis mag-drive si Sander. Nakarating po kami agad dito, basag nga ni Alana sa pananahimik ni Sander. Sino pang mag-aakala man na ang bisita natin ay president ng VGC? Dagdag pa niya, gusto niyang maagaw ang atensyon ni Sander. Hindi kasi siya sanay na parang sobra nitong tahimik. Mas gusto niya yung Sander na palangiti at mabait tignan. Kumiti naman ito sa tinura niya. VGC? Gagad nga ng kanyang ina na nakataas ang isang kilay. Yes po. Villamore Group of Companies. Anak kasi siya ni Don Enrico Villamore. Nakangising wika niya sa kanyang mama Ellen. Biglang nabitiwan ni Ellen ang tasa. Mabilis naman siyang lumapit sa ina. Ganon din si Sander na tumayo rin. Okay ka lang po ma? Tanong ni Alana sa ina. Oo anak, akyat muna ako ah. Kukunin ko lang yung gamot. Mabilis itong nawala sa kusina at naiwan silang dalawa ni Sander. Nakatingin silang dalawa. About that happened earlier. Yung tungkol pala kanina, halos pasabay nilang sabi sa isa't isa. Nagtawanan nga sila dahil pareho sila nang nasa isip. Muli naman siyang kinabig ni Sander, payakap dito. Automatikong iniyakap niya ang mga braso sa bewang ng binata. Hinalikan nito ang ibabaw ng ulo niya. Walang isa man sa kanila ang nagsalita. It felt so good to be in his arms. Feeling niya, secured siya. How she wished na hindi na matapos pa ang oras na yun. Malakas ang ulan sa labas, bandang alas 7 ng gabi. Ayon sa balita, palabas na ang bagyo at huhupa ito kinabukasan. May panakanakang paghangin sa labas. Walang magawa si Sander at hindi siya sanay na walang ginagawa. Ayaw niyang matulog dahil maaga pa. Nagring ang cellphone niya at nakita niyang tumatawag si Lance. Abogado ng ama niya ang papa nito. I have a news for you, dude. Umpisa nito. I don't know kung tama bang sabihin ko sa'yo but my dad is changing the last will and testament ng papa mo. Pumuntong hininga ito bago nagpatuloy. Alana, we'll have a 50% shares sa lahat ng ari-arian nyo. If you have questions in your mind, dude, mas mabuting si Tito Rick ang kausapin mo. Siya lang ang makakasagot kung bakit binibigyan niya ng kalahati ng kayamanan ninyo ang designer na yon. Patuloy nga ni Lance, wala itong kamalay-malay na kasalukuyan siyang nasa bahay mismo nila Alana. Hindi na siya nagkomento pa at pinatay kaagad ang tawag. Mahigpit niyang naikuyom ang cellphone sa kamay niya. Ano ba ang iniisip ng ama niya? Bakit ibibigay niya kay Alana ang pinaghirapan nito na ari-arian? And 50%? At si Alana, nagpapanggap pa itong hindi kinala ang ama niya. Kumawa pa ito ng kwento
na isang beses lang nitong nakita ang papa niya. Paano nangyari yun? Kilala niya si Don Enrico. Masinop ito sa lahat ng pinaghihirapan. Hindi ito basta-bastang magbibigay ng pera sa taong hindi nito kilala. He needs to find out the truth. Kailangan na niyang kumprontahin si Alana. At sana naman this time ay magsabi ito ng totoo. Naiinis siya sa dalaga. Lalo pa sa sarili niya. Lalo pat nakumpirma nga niya kanina lang sa sarili niya na gusto na nga niya si Alana. The truth is, he is falling in love with her. Mula pa noong una niya itong makita, kinidnap niya ito. Dahil ang totoo, may ultimate motive nga siya. Kapareho lang siya ng papa niya. May itinatagong motibo. At ang masaklap pa, ang kanyang ama ang karibal niya sa dalaga. Labas na sana siya sa kwarto nang mayroon siyang mabangga sa may bandang itaas ng tukador. Nalaglag ang mga kahon. Ibinalik nga niya ito sa lalagyan nang parang may mapansin siyang nakaipit na napakaraming sulat. Ang ilan sa mga ito ay hindi pa nabubuksan. Out of curiosity, dinampot niya ito. Ang una niyang tinignan ay kung kanino ito nanggaling. May nakita siyang initials na RV sa ilalim. Natigilan siya at tinignan pa ang ilang gamit na nandoon. May nadampot siyang larawan. Ang unang tingin niya ay si Alana. Pero alam niyang si Tita Ellen ito dahil luma na ang larawan. Kamukha pala ng inang dalaga. Pareho ng mga mata at ilong. Pero hindi kapareho ng labi ni Alana ang ina nito. Napansin nga niyang may kasamang lalaki doon ang kanyang Tita Ellen sa larawan. Pinakatitigan niya ito at kumunot ang noo niya. Nagising si Alana. Sumilip siya sa may bintana. Umaambon pa pero nababanaag na nga ang araw. Muli siyang sumilip dahil hindi niya nakita sa labas ang sasakyan ni Sander. Matapos nang mag-gargle, dali-dali siyang bumaba na abutan niya ang kanyang ina na nakaupo sa may mesa at tila may malalim na iniisip. Good morning, ma. Hinalikan niya ito sa pisngi. Nahalata nga niya ang malalim nga na mata nito. Ngumiti naman ito pero hindi nga umabot sa mga mata nito. Nasaan na po si Sander, ma? Tanong niya sa ina. Tumalikod siya dito para itago ang lungkot sa mga mata niya. Kahit alam na nga niya ang sagot, na posibleng umalis na nga ito. Gusto pa rin niyang kumpirmahin. At sabi nga ng kanyang ina, nagmamadaling umalis kaninang madaling araw eh. May emergency yata. Sinabi ko nga nagisingin kita pero sabi niya wag na daw. Tatawagan ka na lang daw niya. Sabi ng mama niya, tumayo na ito at nagsimulang magluto sa kusina. Tumangutang siya. Gustong malaglag ng mga luha niya. All these years, wala siyang hinayaang makapasok sa puso niya. Kahit si Lindo na sobrang masugid niyang maniligaw, may mga panahon na gusto niya itong sagutin dahil matyaga ito. Pero lagi ay nauunahan siya ng katotohanang kaibigan lang ang tingin niya dito. Gusto niyang magalit sa sarili. Sa dinami-dami ba naman ang tao na pwede niyang magustuhan at mahalin? Sa isang Alexander Villamor pa siya nagkagusto. How ironic. Yes, life is ironic itself. Pinigilan niya ang sarili na ma-in love. Pero ang tanga ng puso niya, hindi na siya aasa pang magkikita silang muli ng binata. Malamang ay na-realize na nga ni Sander na hindi talaga siya ang mistress ng ama nito. Kaya nag-isip na nga itong bumalik ng Maynila. Paano siya tatawagan ito? Hindi nga nito alam ang cellphone number niya. Napailing siya sa maiksing panahon na nakasama niya ito. Kahit paano ay nakita niya ang soft side ng binata. Akala pa naman niya ay nalimutan na nga nito ang pagdududa sa kanya. Ni hindi man lamang ito nagpaalam na aalis na. Sadya sigurong ayaw na nitong ipaalam pa sa kanya. Anak, may gusto kong sabihin sa'yo. Biglang sabi ng ina niya sa gitna ng paglalakbay diwa niya. Napakunot na utuloy si Alana at tanong nga nito, ano po yun, ma? Tanong niyang medyo kinakabahan nang hindi niya malaman ang dahilan. Iba kasi ang tono ng kanyang ina. Maging ang kilos nito ay kakaiba, kahapon pa, hanggang ngayon. Samantala,
Dahan-dahang binuksan ni Sander ang pinto ng kwarto ng kanyang ina. Dali-dali siyang bumiyahe pabalik ng Maynila at kumuha ng pinakaunang flight. That same day, papuntang Amerika. Tinawagan siya ng kanyang papa at ipinaalam. Nagising na nga ang mama niya. Nakita niyang nakahiga ang mama niya habang hawak-hawak naman ng kanyang papa ang kamay nito. Parang may seryosong pinag-uusapan ng dalawa. Sander anak, mahinang tawag ng mama niya. Mabilis siyang lumapit sa mga ito at hinalikan sa loo ang kanyang ina. Kamusta ang pakaramdam mo? Ma, tanong niya. Sagot naman ang kanyang ina, I'm fine, iho. Ang dami kong na-realize while I'm in coma. I thank God na buhay pa ako, sabi nitong nakangiti. Nang tignan niya ang kanyang papa, tahimik na tahimik ito. Pa, can we talk? Sabi niya sa ama. Tumayo naman ito at hinalikan ang kamay ng asawa bago sumunod sa kanya palabas. Iniabot niya dito ang mga sulat at larawan na nakita niya sa bahay ni Alana. Nang gabing yun, kinausap niya si Tita Ellen tungkol sa mga pictures. Nagsimula itong umiyak at ikinuwento ang tungkol dito at sa ama ni Alana. Mayaman daw ang pamilya ng papa ni Alana. Pero dahil daw, ayaw kay Tita Ellen ng pamilya. Pinaghiwalay ang mga ito at pilit ipinakasal ang ama ni Alana sa ibang babae. Nagdadalang tao noon si Tita Ellen. Alam din daw ito ng ama ni Alana. Nagplano ang mga itong magtanan pero hindi sumipot ang nobyo. Sa sobrang sama ng loob ni Tita Ellen, umalis ito sa kanilang lugar. Hindi ni ito nagpakita pa kay Rick, ang ama ni Alana. Si Rick, nakilala bilang si Don Enrico Villamor. Alam mo na pala ang lahat, anak. Nasabi sa akin ni Lance na tinangay mo at kinidnap si Alana dahil sa pag-aakala mong mistress ko siya. Sabi ng kanyang ama habang ibinabalik sa kanya ang mga pictures at pag-e-explain ng ama. Siya, ang anak kong matagal ko nang ipinahanap. Lingit sa kaalaman ng inyong ina. Marami akong pagkukulang sa kanya. At noong magkaroon ako ng pagkakataong makita siya, nasa college siya noon at nag-aaral. Working student siya. Kaya kinausap ko ang dean ng eskwelahan na ako ang magbabayad ng tuition fee niya. But I think it's not enough. Nang malaman kong boss niya ang aking kaibigan, pininit kong tulungan ang karyer niya para maging matagumpay siyang designer. Pumikit ng mariin ang kanyang papa. Inaalala ang mga panahon na tinulungan nito ang tunay na anak. I kept all the pictures of her. Doon ko lamang nasubaybayan ang aking anak. Nagbukas ako ng mga accounts sa banko para sa kanya. I even bought a car for her. Pero wala akong matsyempohang pagkakataon para nga gawin yun. Hanggang sa atakihin ng iyong mama. Dagdag nito. Tanong naman ni Sander. Alam po ba ni mama? Tumango naman ang kanyang ama at sabi nga nito, of course, yes. Alam na niya, isang taon matapos kong malaman ang kinaroroonan ng anak ko. She even convinced me na magpakilala kay Alana pero sobrang natatakot ako. Malakas ang personalidad ng anak kong yun at may paninindigan, sabi nga ni Don Enrico. I was surprised noong malaman kong kinidnap mo siya. Gusto sana kitang pagalitan eh, pero naisip ko rin, it's your way para makasama ang anak ko. Alam kong lihim mo siyang sinusundan. Nasabi sa akin na Lance, alam kong hindi ka magiging interesado sa isang tao kung hindi nito nabihag ang puso mo. Nakangiting sabi ng kanyang papa. Nasukol si Sander. Parang teenager siyang napapahiya sa harapan ng kanyang ama. Aaminin niya, talagang namimiss nga niya ang dalaga. Gustong-gusto niya itong makita at mayakap. Gustong-gusto niyang titigan ang maganda nitong mukha. Kapag lubusan ng magaling ang kanyang mama, ito ang una niyang pupuntahan pagbalik nila sa Pilipinas. Mabuti na nga lamang at hindi nga siya legal na inampo ni Don Enrico. Pwede pa sila ni Alana. Isang mahigpit na yakap ang isinalubong ni Alana sa kanyang ama. Sa matagal na panahon, ngayon lang nito naramdaman ang yakap ng isang ama. Bumisita sina Don Enrico,
Doña Chedeng at Sander sa probinsya. Alam niya ang schedule ng pag-uwi ni Alana doon dahil may communication sila ni Tita Ellen. Nagpalitan sila ng numero at halos araw-araw siyang nakikibalita tungkol kay Alana. Inamin rin niya ang ginagawa niyang pag-kidnap kay Alana. Nagalit ito noong umpisa pero tinanggap din ito ang rason niya. Ipinaliwanag ng mahal na mahal niya ang anak nito. Iyak nang iyak si Alana. Sino ba naman ang mag-aakala na ang kagaya niya ay may amang milyonaryo at ampon nito ang mayabang at aroganteng si Sander Villamor ang magpapatibok pala ng puso niya. Napakaliit talaga ng mundo. Kumain sila at nagkwentuhan. Nag-uusap din ang ina ni Sander at ang kanyang ina. Alam niyang matagal nang nakalimutan ng ina ang kanyang ama. Inamin ng mama niya sa kanya na nakapag-move on na nga ito at tinanggap na ang papa niya ay hindi na bahagi ng kanilang pamilya dahil may legal itong asawa. Alam din niyang mahal ni Don Enrico ang asawa. Tumayo siya at naglakad sa likod bahay. Napakasarap ng pakiramdam ni Alana. Humugot siya ng hininga at tumingalanga sa langit. Napakaraming bituin. May I know kung anong iniisip ni Miss Valencia? Nakangiting bati nga ni Sander dito. Nakapamulsa ito at gwapong-gwapo nga sa paningin niya. What do you care, Mr. Villamor? Pangungulit din niya dito. Sa isang mabilis na hakbang ay nakalapit na ito sa kanya. Inawin ito ang buhok niyang tumatabing sa kanyang mukha dahil sa ihip ng hangin. Tinitigan siya ito para siyang matutunaw. I missed you. Sabi nito sa kanya at hinalikan ang kanyang mga labi. Nakakarami na yata ang halik ng lalaking to ah. Samantalang hindi naman siya naging nobya nito. At hindi rin naman naniligaw. Dinulak niya ito. Nakakarami ka na ah. Sabi nga niya. Manligaw ka kaya muna. Sabay humalukip-kip siya. I won't do that. Aroganteng sabi naman ni Sander. Napabaliw na ba siya? At bakit aber? Sabi nga ng babae. Because I am here to ask you to marry me, whether you like it or not. Pero alam ko namang may gusto ka rin sa akin, kaya hindi mo na palalampisin ang chance na to. Nakangisi ito at nanunudyo. Honestly, I fell in love with you. Noong una pa lang kitang makita, pahayag ni Sander sa kanya. At para malaman mo, mas nauna kitang nakita kaya mas mahal kita. Dagdag pa nito. Umirap naman ang babae dito. Bigla siya nitong binuhat. Tumili siya ng malakas at nagsilabasan ang mga magulang nila na nasa loob ng bahay. Huwag niyo na akong pigilan, Dad. Papakasalan ko na si Alana. Sa ayaw at sa gusto niyo. Sabi nga ni Sander sa mga magulang habang karga-karga siya. Nagtawanan nga ang mga ito. Alam ni Alana na magsisimula na ang bagong yugto ng buhay niya. At makalipas nga lang ang 6 na buwan, matapos nga ang lahat ng preparations, ay sa wakas dumating na nga ang pinakahihintay nila at nag-isang dibdib na nga sina Sander at Alana. Todo suporta naman ang mga kaibigan at pamilya nila. At makalipas din ang ilang buwan, binayayaan nga sila ng cute na supling na talaga namang naging inspirasyon nga nila para mas maging matatag ang kanilang samahan. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating pinagbintangan na mistress ng isang bilyonaryo ay ito pala ang magiging asawa niya? Dahil ang babaeng ito pala na sinasabi niyang kabit, dalisay pala ang kanyang puso. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nila Sander at Alana. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Elsa Dishman, Carmencita Villegas, Cristal Hilario, Austin Alito, Jean Rosario, Lorna Mariano, Roslyn Aguilar, Neva Fajardo, Juveline Romero, Estrelita Magana, Fena Vares, Ceciliana Val, The Jessica Rose, Marites Henmi, Lynn Obra Rex Roy, Rose Olalia, Carmelita Mendoza,
Jean de Cordero, Tuan Hauchua, Alit Pahe, Bernadette Monoy, Shirley Bautista, at shoutout na rin po sa lahat ng mahulang sawang sumusubaybay. Maraming maraming salamat po. At muli, ito ang Jay's Amazing Stories.